Mga idol at kabayan, good news ba ang hanap mo? Well, ito ang Easter Sunday special episode na hatid ko sa inyo. France, nag-alok ng tulong pinansyal para makakuha ng submarine force ang Pilipinas. France, nuclear attack submarine, nagpatrolya sa South China Sea o West Philippine Sea upang ipakita sa China na kaya nitong mag-deploy ng pwersa upang tulungan ang Australia, Amerika at Japan. China, walang mensahe dito na tameme. Estados Unidos at Pilipinas muling nag-usap ukol sa kasiguraduhan ng Mutual Defense Treaty. Amerika, nalindigan na sakop ang South China Sea o West Philippine Sea sa kasunduang ito. Secretary of National Defense Lorenzana tinawag ang Chinese Ambassador sa Pilipinas upang magpaliwanag sa nadiskubre ng Armed Forces of the Philippines at National Task Force West Philippine Sea na meron pa rin 44 na mga barko ng China ang nasa Hulyan Philippe Reef. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. I-like, mag-comment at mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Ang panayam kay Secretary Delfin Lorenzana, Ministro ng Depensa ng Republika ng Pilipinas, ang inyong larawang nakikita na si Ms. Michelle Bochos, Ambassador ng Pransya sa Pilipinas, kasama ang pinuno ng Economic Service ng Maynila, ay nakipagpulong kay Secretary Delfin Lorenzana, Ministro ng Depensa ng Republika ng Pilipinas, noong Marso 2021 sa Camp Aguinaldo, lungsod ng Quezon. Bilang bahagi ng pagpupulong na ito, ang estratehiya ng Pransya sa Indo-Pacific Corridor ay tinalakay pati na rin ang palitan ng dalawang panig ng pagtatanggol bilang isang pagpapalawak ng kasunduan sa kooperasyon sa pagtatanggol na nilagdaan noong 2016 ng dalawang bansa. Nilalayon ng palakasin ang kooperasyon ng bansang France at Pilipinas sa pamamagitan ng high-level visits, maayos na mga konsultasyon sa patakaran sa pagtatanggol, pagsasanay at kapasidad sa pagbuo ng kakayahan, pati na rin ang pagbuo ng kooperasyong pandagat. Binigyan din ng ministro ang kalidad ng tulong pinansyal na iminungkahi ng Treasury ng Bansang France bilang suporta sa alok na ginawa ng Naval Group sa Philippine Navy para sa konstitusyon ng isang puwersa ng submarine. Para sa inyong kaalaman, ang Naval Group ay ang tagagawa ng submarino ng Bansang France. Ibig sabihin nito, mga idol at kabayan, ang Bansang France ay nag-alok ng tulong pinansyal upang magkaroon ang Pilipinas ng kauna-unahang Scorpion class submarine na gawa ng kumpanyang Naval Group. Ito ay bilang isang malaking estratehiya ng France na tulungan ang Pilipinas na kabahagi ng Indo-Pacific upang kaya nitong protektahan laban sa mga mananakop katulad ng China. Sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga taktika ng Bansang France na ipakita sa China ang kanilang lakas at hindi pagsang-ayon sa mga pangbubuli ng China sa mga karatig bansa nito. Ang French nuclear attack submarine na SNA Emerald ay nagkandak ng pagpatrol sa South China Sea o West Philippine Sea. At ang nakakagulat ay ipinahayag mismo ng Defense Minister na si Florence Parly sa kanyang Twitter post ang kaganapan na ito bilang paalala sa China na hindi lang Amerika ang nasa South China Sea o West Philippine Sea, kundi pati na ang France ay nagbabantay sa mga agresibong galaw ng China. Marami ang nagtaka kung bakit ipinahayag ng bansang France ang ginagawang pagpatrolya ng kanilang nuclear attack submarine sa contested waters sa South China Sea o West Philippine Sea. Pero ayon sa Defense Minister na si Florence Parly, ito ay isang pagpapakita ng patunay na kayang mag-deploy ng France ng mga puwersa nito upang tulungan ang mga partners nito, ang bansang Australia, Amerika at Japan, upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Walang naging tugon ang China sa ginawang pagpapahayag at pagpapaalam ng France ng presensya ng kanilang nuclear attack submarine sa katubigan ng South China Sea o West Philippine Sea. Isa lang ang ibig sabihin nito: kapag malakas na bansa, tahimik ang China. Ang National Security Advisor ng Amerika at Pilipinas na sina Jake Sullivan at Hermogenes Esperon ay nag-usap sa telepono noong 31 ng Marso taong kasalukuyan, na kabilang sa paksang tinalakay nila ay ang pagkakaroon ng daang-daang mga barko ng Chinese Maritime Militia sa Hulyan Philippe Reef, nasakop ng West Philippine Sea, nasakop ng eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Pinatunayan din ni Sullivan kay Esperon na ang Mutual Defense Treaty ng United
United States at Philippines ay nalalapat o applicable sa South China Sea o West Philippine Sea. Pinag-usapan ng National Security Advisors ang kanilang magkabahaging alalahanin hinggil sa pagdami ng barko ng People's Armed Forces Maritime Militia sa Hulyan Philippine Reef. Sinabi ng tagapagsalita ng U.S. National Security Council na si Emily Horn sa isang pahayag. Sinabi ni U.S. National Security Council na si Horn na binigyan diin ni Security Advisor Sullivan ng U.S. na ang Estados Unidos ay nakikipagtulungan sa kanilang kaalyado ang Pilipinas sa pagtaguyod ng patakaran na nakabatay sa International Maritime Order at muling pinagtibay ang pagkakagamit ng U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty sa South China Sea o West Philippine Sea. Dagdag pa ni Horn na pagkasunduan ng National Security Advisors ng Estados Unidos at ng Pilipinas ay magpatuloy na malapitang pakikipag-ugnayan sa pagtugon sa mga hamon sa South China Sea o West Philippine Sea. Noong 31 ng Marso, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas ang National Task Force para sa West Philippine Sea na hanggang 29 ng Marso taong kasalukuyan, 44 na mga Chinese Maritime Militia na barko ang nananatiling nakaangkla at nakatigil sa Hulyan Philippine Reef. Nanawagan ang Pilipinas sa China na agad na paalisin ang mga barko nito. Naninindigan ang National Task Force West Philippine Sea sa pagmamasid nito na ang inaguriang fishing vessel. Ayon sa Chinese Ambassador to the Philippines, ito pala ay mga maritime militia. Ang kanilang build-up at massing force mula sa Hulyan Philippine Reef patungo sa iba pang mga lugar ng Kalayaan Island Group ay mapanganib sa pag-navigate at kaligtasan ng buhay sa dagat. Maari silang gumawa ng mga ipinagbabawal na gawain sa gabi at ang kanilang pagtatagal sa nasabing mga lugar. Ang pagpapanatili ng mga barko ng China ay maaring maging sanhi ng hindi maibabalik na pinsala sa kapaligiran ng dagat dahil sa polusyon sa dagat at pagkasira ng mga coral reef. Ang kanilang pagsisiksikan ay nagdudulot din ng banta sa mapayapang paggamit ng sovereign rights ng Pilipinas sa eksklusibong economic zone nito, sinabi ng National Task Force West Philippine Sea. Sinabi ni National Defense Secretary Delphine Lorenzana sa isang pahayag na inilabas noong 3 Abril taong kasalukuyan na maraming dapat ipaliwanag ang Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Huang Xielian. Ang Chinese Ambassador ay maraming paliwanag na dapat gawin tulad ng pinakabagong maritime aerial surveillance na mayroon pa rin 44 na mga sasakyang dagat ng Chino na nasa Hulyan Philippine Reef ayon kay Kalihim Lorenzana. Dagdag pa ng Kalihim ng Depensa ng Pilipinas, hindi kutanga ang panahon ay naging maganda hanggang ngayon kaya wala silang ibang dahilan upang manatili doon. Ang mga barkong ito ay dapat palabas na. Umalis na kayo dyan. Sinabi ni Secretary Lorenzana na ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsumitay ng diplomatikong protesta na nagsasaad na walang alinlangan ang paninindigan ng Pilipinas sa isyong ito. Muling inulit ni Secretary National Defense Lorenzana ang utos sa mga Chino na iwanan ang mga teritoryo ng soberanya at sumunod sa batas international. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!